Isang mapagpalang araw muli, narito na naman ang Batang Kapo News TV upang maghatid ng makabuluhang impormasyon at kaganapan sa loob at labas ng ating syudad na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang ating headlines. OWA dinala ang programang Mobile Information Technology Program sa Peso Olongapo. Oplan Sumbak 2014, kasado na. 60 Seconds with Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Angelito Layo. Para sa Olongapenyong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga para sa linggong ito, kilalanin natin ang The Wonder Couple. At sa balitang sports, ikapitong Filipino Martial Arts World Festival ginanap sa Olongapo City. OWA dinala ang programang Mobile Information Technology Program sa Peso Olongapo. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Ms. Cathy Mancao-Ramos. Libreng paaral para sa basic computer ang handog ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga overseas Filipino workers dito sa syudad sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahala ng Olongapo ang kasalukuyang ginaganap. Ang programang Mobile Information Technology na kasalukuyang ginaganap ngayon sa opisina ng PESO ay naglalayo na maturuan ng mga dating OFW at ang mga dependent nito ng basic sa paggamit ng Word, Excel, PowerPoint at paggamit ng internet. So ito ngayon ni-launch natin dito, we rolled out sa Olongapo City, first ever tinatawag nating Mobile IT Skills Training Program. So ngayon, Olongapo City is actually the highest number of OFWs and OFW families in Zambales. At pangalawa, napaka-open at accommodating ang ating local government dito. So nung naisip namin na ibaba yung programa sa mga LGU, automatic Olongapo City yung unang-unang nag-respond. Ito ay designed to teach the OFW families on the basics of computer and use of internet. With the information technology now that we have, meron tayong tinatawag na internet, yung World Wide Web, we are able to connect and link the families again. Mahigit sa 40 OFW, pati ang mga dependents nito o 4 na batch ang kasalukuyang nakikinabang dito. Sa makabagong panahon ngayon, importante ang matutunan ng paggamit ng computer para lumawak ang kaalaman at magamit sa trabaho. Ano nyo, laking bagay yun. Ang totoo yun, magiging pagkawala ka communication at contact sa pamilya. Malaking diferensya. Iba yung parang may FaceTime, ito malaking bagay. Hindi naman lahat. May FaceTime, may iPhone. Para sa Batang Kapo News TV, ito si Cathy Mancao-Ramos. Inaasahan na ang pagdagsa ng bakasyonista sa lungsod dahil nalalapit na ang Holy Week at ang Summer Vacation. At dahil dito, handa na ang syudad para sa safety ng ating mga bisita. Narito si Carlo Eleponga ng DRRMO para ipaliwanag ang Oplan Sumbak 2014. Nalalapit na ang Semana Santa kaya't kasado na ang iba't ibang ahensya ng Olongapo City para sa Oplan Sumbak ngayong taon. All set na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Olongapo City Police Office, Office of Traffic Management and Public Safety, Bureau of Fire Protection at iba pang sangay ng pamahalang aalalay sa publiko mula April 14 hanggang 20, 2014. 24/7 namang nakantabay ang James L. Gordon Memorial Hospital at ang Philippine National Red Cross para sa pagresponde sa mga di inaasahang aksidente. Makikita rin ang mga binuong strike teams ng Oplan Sumbak sa kani-kanilang mga satellite stations. Makikita ito sa Kabalan Area, Calaclan, Driftwood Beach, Mabayuan Grotto Area, Santa Rita, Gordon Heights, West Bahak Bahak at East Bahak Bahak sa Ulo ng Apo. Katuwang din sa Oplan ang radio communication groups tulad ng Kabalikat para sa komunikasyon. Ito ay taunang misyon ng city government para maging maayos ang daloy ng trapiko at mapanatili ang peace and order sa panahon ng bakasyon. Sa ating pong mga kababayan na may planong magbakasyon, siguraduhin lang po natin na ligtas ang iiwanan nating tahanan. Siguraduhin natin na nakalock ito at walang maiiwang mga appliances na kasaksak upang maiwasan natin ang anumang mga hindi inaasahang mga pangyayari tulad ng sunog at iba pa, no? At doon naman po sa mga bisita ng lungsod na paparito sa Olongapo, pinapayuhan naman namin sila na mag-ingat at makipag-coordinate lang sa mga kinauukulan kung may mga problema silang mararanasan dito sa ating lungsod.
Alamin din ang mahalagang paalala sa heatstroke mula sa payo naman ng ating DRR remote registered nurse na si Tracy. So, if ever na magkaroon ng isang pasyente na na-heatstroke, kailangan lang naman natin gawin is yung luwagan yung mga damit para sumingaw yung init na nasa loob ng katawan. Or meron din naman tayong ice pack na pwedeng ilagay sa batok para guminhawa din yung pakiramdam tsaka mag-loosen yung feeling niya. Tapos if ever na makakaramdam pa siya ng paghihilo, pwede tayong tumawag sa mga emergency hotlines dito sa Olongapo para rumisponde dun sa pasyenteng na heatstroke. Bagamat hindi nire-rekomenda ang pag-akyat sa Mount Balimpuyo sa Santa Rita, inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga depoto sa naturang bundok. Talagang delikado na yung Balimpuyo Ridge. Sa katunayan, nung mga nakaraang taon, may marami ng mga batong lumaglag dyan. Meron kaming gagawing malaking signage doon na sinasabi sa kanila na bawal makyat. Pero andun pa rin ang assistance ng barangay. Andun pa rin ang assistance ng ating Santa Rita Fire Rescue kasama ang Disaster Management Office. Ilang araw na lamang at tiyak magiging masikip na naman ang ating mga kalsadahan dahil sa pagdagsa ng mga motoristang going in and out ng ating lungsod patungo sa kani-kanilang mga destinasyon. Ngunit makakaasa ang ating mga mamamayan na magiging maayos at mapayapa dahil sa mga first responders ng Oplan Sumba na titiyaking magiging maayos at sa anumang emergency situation. Para sa Batangapo News TV, ako si Carlo Ileponga ng Disaster Risk Reduction and Management Office reporting. Pagsasanay ng Barangay Peacekeeping Action Team or BPAT sa 4 na barangay isinagawa. Para sa kabuang report, narito si kasamang Ray Toledo. Sinimulan kamakailan ang pagsasanay ng mga Barangay Peacekeeping Action Team or BPAT upang paigtingin pa ang peace and order ng siyudad na pinamumunuan ng Olongapo City Police Office, barangay officials at lokal na pamahalaan ng lungsod. Inumpisahan ang pagsasanay sa mga BPAT sa 4 na barangay, sa Barangay Kanalake, Istapinak, Pag-asa at Asinan. Ilan sa mga itinuro sa mga BPATs ay ang mga kasong sangkot ang mga kabataan at kababaihan at ang kanilang mga karapatan. Dito itinuro din sa kanila ang kanilang karapatan bilang tagapamayapa ng kani-kanilang lugar. Iikutin ng pinagsanib na pwersa ng Olongapo City Police Office, opisyal na lungsod at ilang mga panauhin mula sa ibang ahensya ng gobyerno ang lahat ng 17 barangay upang palakasin ang kanilang kaalaman. Napakahalaga po ang aming natutunan sa seminar na ito at ang 9262 po ay nakapaloob sa mga mag-asawa kung paano nila pakituan ng mabuti ang kanilang asawa at huwag nilang saktan. Matapos ito, ay sisimulan din ang ilang mga basic training patungkol naman sa tamang paggamit ng batuta, paglagay ng posas, pag-aresto at self-defense para sa mga BPATs. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batangapo News TV. Siyudad ng Olongapo, pinalakas ang Nutrition Council para sa pagpapalaganap ng healthy eating habits sa siyudad. Narito si Ms. Cathy Mancao Ramos para sa kabuang ulat. Dahil sa kagustuhan ni Olongapo City Mayor Roland Paulino na may itaas ang antas ng kalusugan ng mga residente, lalo na mga bata, ay sinaayos kamakailan ng Nutrition Council para pag-usapan ng mga programang pangkalusugan sa siyudad. Kadalasang sanhi ng malnutrisyon at pagiging underweight ng mga bata ang kakulangan sa masustansyang pagkain, sakit, pagiging unemployed ng mga magulang, pagkakaroon ng bisyo, kakulangan sa sanitasyon, hygiene at supply ng malinis na tubig. Dinaluhan ng mga barangay captains, mga kagawad ng Committee on Health, mga barangay health workers, mga taga-dietary department ng James L. Gordon Memorial Hospital, PAPCOM representatives, DepEd representatives, mga empleyado ng City Hall, City Health Officer sa pangunan ni Dr. Bustamante, City Administrator Mayor Malabute, DILGOIC Amada Dumagat, mga City Councilors Dabu, Elani at Guerrero, at ang pagpapakilala na din sa bagong city nutritionist na si Ms. Ruth De Villana. Na-discuss po natin yung reorganization ng City Nutrition Council natin. So, dun po pre-propose kung sino-sino po yung mga members
ng City Nutrition Council at the same time kung sino po yung nagko-compose ng technical group, kung ano po yung mga dapat gawin while nasa as a member po, kung ano po yung ng board member, kung ano po yung trabaho po nila, kung ano po yung usual po na pwede po nila maitulong para ma-contribute po nila para ma-improve po natin nutritional status at the same time po yung work din po ng technical working group. Ang feeding program sa mga barangay ay isang hakbang upang mabawasan ang bilang ng mga batang malnourished at underweight, kung kaya't ito ay minungkahing dapat maging isa sa priority projects ng lahat ng 17 barangay ng Olongapo. Promotion ng actually ina-expect po namin yung infant and young child feeding, yun po yung talagang dinadiscuss po natin. Paano po natin ma-answer yung malnourished na malnutrition? Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Medical equipment na donated ng Lotus Foundation na pasakamay na ng lokal na pamahalaan ng Olongapo. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kabuong ulat ni Binibining Sheila Sambilio. Dumating na nitong linggo ang mga medical equipment mula sa isang German foundation na makakatulong sa pagsasaayos ng serbisyong medikal sa James L. Gordon Memorial Hospital. Sa kabuuan, may 26 na medical equipment ang binigay ng Lotus Foundation sa pamamagitan ni Tony Wilkob. Maybe we can help the people here, make some projects here on the Philippines, here in the near of Olongapo, and he had 8 or 9 projects. That's the first time we sent the Lotus Foundation or the Lotus Helping Project a lot of equipment to the Philippines. The plan is definitely that we, when we can, send more equipment to the James Gordon Hospital or, yeah, that's the plan. Ang mga naturang kagamitan ay hahatiin upang magamit ng mga sumusunod na sections. Actually, malalaking bagay yung dinonate nila, lalo na yung 3 dialysis machine. Dahil imbes na yung tayo ang bibili, yun ilalaan natin yung pambibili natin sa dialysis sa ibang bagay. Dahil lalo na ang dami nagpapadialysis sa atin, talagang kinukulang yung makina. Eh yung 3 na yon magagamit yun sa maraming pasyente at maraming nangangailangan ng nagdadialysis. Masayang binuksan ang mga diniliver na kagamitan na sinaksihan nila Hospital Administrator Dr. Jewel Manuel, Dr. Luigi Lipumano, Architect Tony Carbalde, Dr. Art Mendoza, at iba pang opisyalis ng Olongapo. In behalf of my fellow Olongapenos, I would like to thank the Lotus Hills Program represented by their chairman, Mr. Heinrich Strautner, for their generous donation that signify their profound commitment in reaching out our constituents. The medical equipments and instruments that were delivered in our hospital recently will immensely ease our urgent needs for medical equipments in providing swift and necessary medical assistance to all our residents, specifically our indigent brothers. Again, we will be forever grateful and indebted to your act of goodwill. Mr. Trautner, may God bless you and return the blessings 1,000-fold. Malaking tulong ang mga donasyon para sa pampublikong ospital ng Olongapo para itaas ang antas ng serbisyong medikal at matulungan ang ating mga kababayan na mga may sakit. Narito ang mga medical equipment na ipinagkaloob ng Lotus Foundation. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilion nag-uulat. BIR tax campaign dinanap sa Convention Center. Narito si kasamang Ray Toledo sa kanyang kabuang ulat. Katuwang ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang siyudad ng Olongapo para sa kanilang regional tax campaign para paigtingin ang koleksyon ng tax sa siyudad. Dahil dito, isang symposium na inorganisa ng BIR ang ginanap upang maiayos ang tamang pagkolekta ng buwis. Malaki ang tungkulin na ginampanan ng ating butihing punong lungsod sa pangongolekta ng buwis dahil siya ang approving officer sa bawat business permit na i-release sa mga business proprietors. Kailangan niyang maghigpit sa mga requirements katuwang ang business permit division. Sa bawat permit ni-aprubahan ang may kaakibat na BIR payment
na hindi pwedeng baliwalain ng mga business owners. Pinalalaahanan din ng BIR ang mga nagnenegosyo na ang deadline ng tax payment ay sa April 15, ngunit ngayon pa lang ay maaari na silang magbayad para hindi sumabay sa dami ng taong gustong magbayad ng buwis. So makakatulong yan sa lungsod natin kapag naibigay na sa kanila yung IRA nila, yung allotment nila, na yun naman ang gagamitin nila sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Pagpagawa ng schools, dun sa mga health program ng gobyerno. So yung mga pondong ginagamit ng gobyerno dyan, manggagaling po lahat sa buwis na kinukolekta po natin. 1.97 billion pesos ang koleksyon ng BIR sa taong 2013. Ilang bahagi nito ay mapupunta sa local government unit. Dito nakadepende ang internal revenue allotment na natatanggap ng ating siyudad. Ang national budget lamang ang makapagpapasabi kung magkano o ilang porsyento ang mapupunta sa LGU mula sa nakolektang buwis. Ray Toledo nag-uulat para sa Batangapo News TV. Matagal ko nang hinahawakan ang Disaster Risk Reduction Management Officer magmula pa noong 2002 pa. No? Pakalaking bagahin itong opisina nito. Hindi lamang sa Olongapo, pati sa ibang mga bayan. Ano? Patulad nung sa Undoy, Quezon City, sa Payatas, marami pa, sa Sambales, sa Bataan. Hindi naman namin makukuha lahat yung mga Hall of Fame. Ano? Kung walang suporta ang local government units. Taon-taon niya, mayroon kami mga refresher course ano, na ginagawa. Palagi natin i-maintain yung kanilang fitness. Ano? Dahil kung hindi ka fit, ano ka makakatulong sa iba? Maraming bumibisita rito sa Olongapo at yan ay pinaghahandaan natin. Tayo ay naglalagay ng command post palagi dyan sa may harapan ng City Hall at may mga staging areas tayo sa New Cabalan at dyan sa may Barreto at sa mga beaches na kung saan ay binabantayan natin lahat ng ating mga bisita. Hindi bali sabi nga nila maging overacting tayo basta siguradong safe at secure naman tayo ay mas maganda po yun at walang nadidisgrasya. Larawan sila ng pag-asa sa bawat bukas. Kapansanan ay di pansin, sa kanila ay di bakas. Narito muli si DJ Nicole Jose sa Olongapenyong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga para sa linggong ito. Ay, sinisisi ko ang Panginoon noong time na yon. Sabi ko sa kanila, sabi ko, bakit naman gantong ginawa mo sa akin, sabi ko. Ang hirap, sabi ko. Sipag at pagtitiwala sa Diyos at sa sariling kakayanan ang kanilang puhunan. Hindi alintana ang mga bagay na para sa iba'y kanilang kakulangan. Kanilang mga anak ang nagsisilbing kaligayahan upang harapin ang kinabukasan, upang pamilya ay alagaan. Atin pong silipin ang pakikipagsapalaran sa buhay ni na Kuya Toots at Ate Rose, ang ating The Wonder Couple. Bata pa kami, napolyo na kami. 3 years old ako nung napolyo ako. Ako, 2 years old, napolyo ako. Yung nga lang, isang paa lang sa akin. Lahat ng sa atin ay ibinibigay, tao, bagay man o karanasan ay may sadyang dahilan. Maaaring sa iba'y makapagpahina, sa iba naman magsilbing panghinang na magbibigay ng karagdagang lakas at pag-asa sa bawat bukas. Yung firstborn namin, may firstborn kami nakasakit yun. Congenital heart disease yun. So, yun yung mabigat na nangyari sa amin. For 2 months kami nandoon, doon na kami natutulog, yun ang bahay namin, yung heart center. Kapansanan nila'y taglay na simula pagkabata. Subalit, hindi naging hadlang upang sila'y magsikap, upang kinabukasan ay maharap. Aminado silang sa una'y mahirap ang naging pagtanggap, sa kalagayang halos hindi nila pinangarap. Siyempre, bata ka, gusto mo maglaro, hindi ka makapaglaro. O tsaka noon wala akong wheelchair noon. Kung talagang titignan mo ako noon, gumagapang-gapang ako sa lupa. Pinubuhat ako ng pera ng tatay ko, ng kuya ko, para makapag-aral. Nung bata ako, parang hindi ko tanggap na may kapansanan ako kasi ayoko tinutokso ako. Yun, sinasabi ng mga kaibigan ko, labas kami.
Hindi ako lumalabas sa bahay dahil... Si Kuya Toots at Ate Rose mula sa Barangay Santa Rita. Salamin ng ama at inang taglay ay ngiti sa mga labi. Nabiyayaan ng 5 mga anak na lagi na'y karangalan ng inaani. Ligaya nila'y sa piling ng pamilya. Lahat ng pagkilos, lahat ng paggawa ay para sa mga anak nila. Sa amin ano eh, kahit minsan wala kami, basta kahit wala kaming pera, wala kaming konti ng pagkain namin, basta hindi kami nag-aaway, walang problema eh. Hindi nila yun lang. Pag kompleto kami sa gabi, kami, masaya kami. Lalo na pag dumating yung mga anak namin, yeah. Lalo na yung junior namin, pag nagdaldal yun talaga. Kwento ng kwento, saka yung babae, kwento ng kwento. Pag medyo maganda kita ako, nag-invitations na kami. Inaabot kami ng alas 12. Binibili sila ng pizza, ganyan, ice cream. Iba kasi pag nasa puso mo yung Panginoon, masaya ang buhay, masaya ang pamilya. Si Kuya Toots o Rogelio Escobar, 53 taong gulang ay may pwesto ng watch repair. Nasubukan ding maging telephone operator at warehouse man. Sa electronics, wood lamination at t-shirt printing ay meron ding kaalaman. Sa karera ng wheelchair ay nasubukang lumaban at nagdala sa kanya sa bansang Japan. Si Ate Rose naman o Rosalina Escobar, 43 taong gulang ay isang simpleng may bahay. Sa pag-aalaga ng mga anak, nakasentro ang araw-araw na buhay. Dressmaking at hair science ay ang mga kasanayang taglay. Alam ng Diyos kung saan kanya tutulungan, kung saan kanya sasaluin. Kasi pag talaga alam mong down na down ka na, may taong ibibigay sa iyo para lumayo pa. Kasi alam mo siyempre yung babae, no? Parang pag walang-wala talaga, parang napanghihinaan na sila eh. Ngayon, sabi ko, huwag kang mag-alala. Sabi ko, God will provide. Kung ating titingnan ang mga bagay na sa atin ay ibiniyaya, hindi pagtutuunan ng pansin ang mga bagay na makapagdudulot ng balisa. Mapatutunayan natin na sadyang maganda ang buhay, mapapawi ang lumbay. Ito po ay isa na namang edisyon ng Olongapenyong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapon News TV. Hanggang sa susunod nating istorya, ako po si Kathleen DJ Nicole Jose. Sa Balitang Sports, nagpakitang gila sa mga tanyag na Grandmasters ng Filipino Martial Arts sa 7th Filipino Martial Arts Festival na ginanap dito sa lungsod ng Olongapo kamakailan. Alamin lahat ng yan sa ulat ni David Bayaran. Akalain niyo bang meron palang mga banyagang practitioner na Filipino martial arts tulad ng arnis, balisong at tabak? Kamakailan ay ginanap dito sa Olongapo City sa By the Sea Resort at Grand Seas Resort ang 7th Filipino Martial Arts World Festival na dinaluhan ng mga tanyag na grandmasters sa Pilipinas at abroad. Dito rin nagsasama-sama ay iba't ibang banyagang practitioner na nanggaling pa sa Europe, Russia, USA, Canada, Middle East at East Asia. Ang Filipino Martial Arts World Festival ay ginaganap every 2 years at ito ang pinakamalaking pagsasama-sama ng mga grandmasters sa Filipino Martial Arts. Layunin ng festival na ito na lalo pang ma-promote at ma-showcase ang ating national sport na arnis. Tuwan-tuwa naman ang mga banyagang practitioner sa naturang event dahil dito ay na-experience nila ang kulturang Pinoy at magagandang tanawin sa Olongapo at Subic Bay. Ako uli si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Para sa ating ulat ng kabuhayan, naritong muli si Michelle Mortel. Isang mainit na summer sa inyong lahat. Para sa mga bagong graduates at nais mag-apply ng trabaho, job seekers need to be aggressive and competitive sa pag-apply. Kaya here's a useful tip para sa inyo. Always remember that your resume represents you. Una kayong makikilala ng mga employers sa pamamagitan ng inyong resume. This is your ticket to that dream job. Kaya naman dapat ay tama ang information at complete with attachments ang isasubmit nyo. Pero you must first accomplish the following requirements before kayo mag-apply. So get your pen and paper ready para sa latest job opening. Ya
inaanyahan ang lahat na magtungo sa Livelihood and Cooperative Development Office para mag-apply na dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. No worries sa mga gusto mag-training dahil all training materials and trainer's fee are shouldered by the city government. Kaya pumili na kayo at magpa-register sa mga sumusunod na training schedule na hatid ng ating pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino. Good luck sa inyong job hunting at tsaga-tsaga lang. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya't galaw-galaw, baka ma-stroke. Ito po ulit ang inyong lingkod, kaibigan at kapartner sa job hunting, Michelle Martel. See you ulit sa susunod, mga friends. Graduation, bakasyon, pasyal, spiritual renewal. For these reasons and many more, Olongapo City will strive harder para mas lalo pang mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan, hindi lamang tuwing summer vacation, bagkus sa pang-araw-araw. At yan po ang mga pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Sana'y nakapaghatid ang Batangapo News TV ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapenyong narito sa syudad at nasa abroad. Make Batangapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!